Nakaunti raw ang mga pasahero sa Batangas Port ngayong taon kumpara noong 2011. Base po yan sa datos ng Philippine Ports Authority. Gayunman, naka-alerto pa rin ang autoridad sa iba't ibang mga pantalan. At live mula sa Batangas Port, my report, si Rida Reyes. Rida? Yes, Jessica, sa buong maghapon ay naging pabugso-bugso lang ang dating ng mga pasaherong nagtungo dito sa Batangas Port. Kumpara noong nakaraang undas, mas kaunti raw ang mga pasahero ngayon sa Batangas Port. Mahigit 60,000 pasahero ang naitala ng Philippine Ports Authority mula October 26 ng taong ito. Mas kaunti sa mahigit 80,000 naitala sa kaparehong panahon noong 2011. Siguro dahil in-reserve nila yung for Christmas season, yung iba na nagbiyahe at saka mahaba kasi ang bakasyon. So yung iba na una na pumunta. Ang mga pasahero rito may kanya-kanya ng plano para sa bakasyon. White Beach Resort. Mm-hmm. Just to relax, mm-hmm. to unwind. Mm-hmm. With friends. With friends, yes. Mm-hmm. So we will be home by November 2. Mm-hmm. So after lunch, we will visit immediately. Sa sementeryo. Ay, masaya po. Mm-hmm. At para po din reunion. Mm-hmm. Baka kasama mo yung iyong mga relatives. Pag-alaala din po doon sa mga namatay. Sa EVA Macapagal Super Terminal naman sa Maynila, maagang dumating ang mga pasahero para sa biyahe mamayang alas 12 ng madaling araw. Dalawang barkong papuntang Cebu at Cagayan de Oro ang nakatakdang umalis mamaya. Delayed ang dating ng dalawang barko. Ang ginagawa naman yan ng DOTC na kailangan kapag may bagyo para sa safety rin ng pasahero, temporary hold yung barko dito sa terminal muna, and then once na okay na, na-lift na lahat yung signal, that's the only time na i-allow sila na magbumiyahe. Mamaya pa ang biyahe, pero pinapasok na ng terminal ang mga pasahero. Dadaan pa kasi sila sa security inspection. Ang mga bagahe, idadaan sa X-ray machines at K-9 units. Meron ding high-tech na explosive detecting device. Tutunog ito kapag itinapat ang detecting gun sa bagaheng may pampasabog. Paalala ng mga otoridad, bawal na bawal ang bomb jokes. Sa Manila North Harbor naman, fully booked ang dalawang biyahe ng barko na papuntang Bacolod at Iloilo. Kanina, nag-ikot ang Philippine Coast Guard sa mga pantalan para tiyakin ang kaligtasan ng mga bumabiyaheng Roro at Lancia. Yeah, dapat na ang pasahero, pag-board niya, bigyan siya. Pagkatapos, isuot na niya kaagad. Isuot na yan. Plano rin ng Philippine Coast Guard na mag-deploy ng Sea Marshals para sa seguridad ng mga biyahero. Dapat maging maingat tayo. Tingnan nyo yung mga bagong kakilala nyo. Baka mamaya taas pagkatiwala nyo yung mga gamit nyo. Pagkita nyo, wala na pala. Hindi pa umaalis yung barko at nakababa pa. Jessica, di na inaasahan pa ng pamunuan ng Batangas Port na mas madaragdagan pa ang bilang ng mga pasahero. Merong pupunta ito bukas, araw ng undas. Ngayon man, mananati pa rin daw silang naka-ready at naka-standby sa para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga pasahero pa nga na pupunta pa rin dito sa mga darating pang araw. Jessica? Rida, kamusta raw ang karagatan? Bagamat malalaki yung mga barkong bumabiyahe dyan sa pantalan ng Batangas, no? Pero kamusta ba ang biyahe? Maalon ba o banayad lang? Jessica, kanina nung nag-inspection nga ang Philippine Coast Guard, yan yung unang-una nilang tinignan. At magandang balita nga daw dahil banayad nga itong karagatan, itong mga nakarang araw. Actually, nagugulat nga kami dito dahil sa balita dyan sa Manila ay malakas nga raw ang buhos ng ulan. Pero alam mo, dito sa Batangas Port, maaraw ang panahon at magandang naman ang lagay dito. At ang biyahe ng mga barko ay talaga ng mga banayad lang, Jessica. Okay, maraming salamat, Rida Reyes.